Hello? May nagbayad na po? Sino? Sa kamatayan ni Jesus, yun ba yun? Karawalin. Iniiwasan muna ang kumain ng mga karne. Bawal kumain ng karne. Susunod yung 10 commandments. Taimtim na nananalangin sa ano, simbahan. Gaano kami dyan? Nagpapanata kami. Pinagpa-plan ng travel. Beach. Nag-beach ang family. Mag-beach. Vacation. Swimming, ganun. Bisita iglesia. Okay. Bisita iglesia kami. Parang feel mo, nababawasan po yung kasalanan mo pag nagsasakripisyo ka po ng ganun. Bakit siya namatay? Yun yung kapalaran niya. Nagsakripisyo si Jesus. So ang mga tao dapat, katulad ko, magsakripisyo din. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo ipakasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. 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 Dahil mahal na tayo. He loves us. He loves us. To pay for our sins. Ano ba? Tagal pa ba yan? Antay ka nga. Kanina pa nga wala sumasagot eh. Isigurado ko lang tama tong numero na dinadial natin. Mamaya, mabulilyaso pa tayo. Hindi talaga mo palagay sa diskarte natin, pre. Alam ko ba hindi madas? Sama, Raul. Ngayon ka pa ba makukonsensya? Kriminal tayo, tol. Pero, lulukin mo muna yung konsensya mo. Mabilis lang to. Hello? Saan niyo po dinala ang tatay ko? 1,000,000. Katumbas ng buhay ng matandang to. Ha? 1,000,000? Makinig ka mabuti. Wala po kami nun. Makinig ka! Pagsapit ng 6:00 ng gabi, dapat nasa amin na yung pera. Ha? Ha? Ite-text ko sa'yo ang address. Sige po. Ha? At tandaan mo, walang parak. Ha? Kundi, tatapusin ko talaga to. Hindi ako magdadalawang isip. Ha? Hello? Hello? Hoy, dinalikuran ka na ba talaga ng pamilya mo, ha? Hindi na ba sila natatakot para sa buhay mo? Binabaan ako ng telepono. Sumagot ka! Hindi dadagdagan ko ang sa mukha mo! Sumapatusin kita ngayon dito, ha? Tubig. Tubig. Ha, Troll? Naduduwag ka na ba? Tubig. Pahingi tubig. Ano? Pahingi tubig. Nakuha mo pang mauhaw sa oras na to, no? Pahingi tubig. Sensyon na kayo, ha? Gipit lang. Hindi ko naman nakalain na haantong sa ganito. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko hindi ng pangangailangan niyo, pero hindi ito lang ang solusyon. Hindi naman dapat ganito eh.
Mabilis na transaksyon lang sana yung plano namin ni Jim. Alam ko, anak. Hoy, Raul! Paano pinainom yung matandang yan? Ha? Sarahulo ka talaga, no? Pumapasok dyan sa kukote mo. Pre, ito naman yung tanging paraan para makaangat tayo sa buhay. Paraan tanga! Tratuhin mo lang na parang trabaho to. Gawin mo, sisweldo ka. Akala nyo ba nakikipagbiruan pa ako sa inyo? Pag ako binabaan nyo pa ng telephones, tatapusin ko talaga tong matandang to. Nakakaintindihan ba tayo? Malinaw ba? Sumuko ka na. Shit! Tumawag sila ng mga pulis! Tinatrack na tayo, Raul! Tapusin mo na yan! Wala tayong mapapala dyan! Hindi na kailangan, pre! Tumawag sila tayo! Ano mo hindi na kailangan? Ha? Akala mo ba ikakaanghel mo pa yung pag-iwas mo sa kasalanan? May bahid ng dugo na yung mga kamay mo! Hoy! Tapusin mo na yan! Pagal mo, akin na! Wag! Tol, umalis ka kasi dyan! Pre! Huwag naman ganyan, pre! Alis dyan! Wala naman sa pag-usapan to, ah! Umalis ka kasi dyan! Pre, huwag! Pag-usapan ang natin ko, pre! Ang tigas ng ulo mo, tutuluyan na rin kita!
Purihin ng Panginoon, isa pong magandang araw sa bawat isa. Sa araw na ito, ating ginugunita ang kamanghamang mensahe ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, kaugnay ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa Kalbaryo, ating pong binubulay ang mensahe na dala ng kanyang binanggit na pitong huling wika nung siya'y nabayubay sa krus. Sa mga huling oras ng buhay ng Panginoon Jesus dito sa lupa, gumawa siya ng pitong pahayag habang siya ay nakabayubay dun sa krus. Sa pamagitan ng kanyang huling mga salita, natutunan natin na ang Diyos ay banal, ang tayo makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, at may sumpa ang kasalanan, sumpa nito ay kamatayan. At may kaparusahan ang kasalanan, at ang kaligtasan ay magastos or hindi natin kaya. It costs a lot. Or costly, ang salvation is costly. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, binayaran ni Jesus ang halagang hinihingi sa atin ng ating nagawang kasalanan. Ang pitong huling wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagpapahiwatig po ng aspeto, ng iba't ibang aspeto patungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa akin at sa inyo, ang pagliligtas ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, sa ngalan po ng Caloocan Bethel Assembly of God Church, ay atin pong tunghayang muli pakinggan, panoorin ang mensahe po ng atin pong mga kapatid. Patuloy na pahayag, pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon tungkol sa pag-alala natin sa kanyang huling sandali dun sa krus ng Kalbaryo na kanyang pong binitawan ang mahalagang katagang ito. Pagbulay-bulayin po natin mensahe na kapaloob sa huling pitong wika ng ating Panginoong Jesus sa pagkakataong ito. Salamat sa Panginoon. Hello and welcome everyone. A blessed Good Friday to all of you. Praise God. Hallelujah. Muli tayo pong lahat ay tinipon ng Diyos upang tayo pong lahat ay pagpalain niya ngayong Good Friday. And if you have your Bible with you, let's open and read in John chapter 19. Ito'y mula sa verse 26 hanggang 27. Ito'y sa ESV o English Standard Version. Ito ang sabi, when Jesus saw his mother and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po isandaling manalangin. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito na ibinigay mo sa amin upang kami pong lahat ay mag-aral ng iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Lord, kasihan po ako ng iyong kapangyarihan. Anoint mo po ako mula ulo hanggang aking pa. At patuloy na ikaw po ang mapapurihan sa aming pong kalagitnaan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ngayon yung the third word of Jesus dun po sa cross ng Kalbaryo. Sabi po rito, woman, behold your son, behold
your mother. Hallelujah. What did Jesus mean when he said, yung woman, behold your son, and behold your mother? Doon po sa cross ng Kalbaryo. Ano ba talaga ang nais ng Diyos? O ano ba ang ibig sabihin ni Jesus nung binanggit niya ang mga katagang ito doon sa cross ng Kalbaryo? Well, here, regardless of Jesus' unbearable physical torment, he was still concerned about the welfare of his mother and the pain she was experiencing. So, ang Diyos po o ang Panginoong Jesus, siya po ay concerned pa rin doon saan? Sa kalalagayan ng kanya pong ina, no? Although she was experiencing hardness po sa kanyang puso, masakit po sa kanyang kalooban na makita po yung kanyang anak. Nandun po siya na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, Jesus was still thinking of his mother, no? Or his mother's future. Yung po, ano ba ang darating na panahon para po doon sa mother niya? So he was thinking of his mother's future, security and protection, and entrusted her into the care of his beloved disciple, si John. Yes, yun po yung beloved disciple ni Jesus. Pangalan niya po ay si John. The question is, why to John? Yun po ngayon ang tanong, bakit ba kay John ibinabilin ang kanyang ina? No, o bakit inabilin ng Panginoong Jesus kay John si Maria? Well, most of the Bible scholars believe Mary's husband Joseph, yung po kanyang asawang si Jose, has died by that time, namatay na po. And accordingly, in a Jewish tradition, in a family, the oldest son was obliged to provide for his mother or mother's care if she became widow. So, si Jesus po ay merong obligasyon bilang panganay na anak na pangalagaan po ang kanyang ina sapagkat siya po ngayon ay balo na dahil namatay na yung kanyang amang si Jose o si Joseph, yung tawagin po natin. And in that scene, on the cross, doon po sa cross ng Kalbaryo, Jesus is dying at maging ang Panginoong Jesus, siya po ay mamamatay na, no? Doon po sa cross ng Kalbaryo. As a son and being the eldest, no? Siya po yung pinaka-eldest o yung sabihin po lang, panganay, naturally should commit his mother into the care of another member of his immediate family. And that would be the being si James or si Jude or another male brother, no? Na pwede niya i-commit. However, Jesus knew that none of his half-brothers were disciples yet. Wala po sa mga half-brothers na sila po'y naging disipulo noong mga panahon po noon. And they had not accepted Christ's claim or committed to his mission. Hindi po nila inaccept yung claims at mag-commit doon sa mission na sinasabi po ni Kristo sa kanila o ipinapahayag ni Kristo sa kanila nung siya po ay nabubuhay pa. Thus, he chose his disciple John out of deep spiritual concern for his mother. At sinin po natin, pinili niya si John because of out of deep spiritual concern to his mother. Kasi meron po siyang concern na spiritual, malalim na spiritual na concern para po sa kanyang ina. Hallelujah. Kaya nga, kung titignan niyo mabuti, can you imagine that? Diba? Can we imagine that? Even in the edge of death, Jesus Christ was dedicated, no, and concerned or focused on spiritual matters. Yes, mamamatay na lang ang Panginoon pero nakapokus pa rin siya dun sa mga spiritual na mga kalalagayan. Lalong-lalo na yung kanyang ina. Now, the question is, ay ito, if Jesus was concerned on the spiritual matters of his mother that time, how about you? Ikaw, kamusta ka naman? Kung si Jesus, concerned siya dun sa mga spiritual na kalalagayan ng kanyang ina nung mga sandaling yun, kamusta ka naman? How about you?
Are you also concerned about your family spiritual standing? Concerned ka pa rin ba? O concerned ka ba sa kalalagayan ng spiritual ng iyong pamilya? Do they have a personal relationship with the Lord Jesus Christ? Meron ba silang pakipag-ugnayan sa Panginoon katulad mo kay Kristo Jesus? Or they are of the same with Jesus' siblings that time, that none of them are disciples yet and had not accepted Christ's reign or committed to His mission? O katulad din sila, yung mga mahal mo sa buhay, doon sa mga siblings o mga kapatid ni Kristo Jesus noong mga sandaling yon na hindi po nila pa tinatanggap kung ano man yung claim and mission ni Jesus Christ sa kanila pong mga buhay. Well, mga kapatid, no, brethren, no, it is about time to wake up and be concerned and focus enough to share to them what Jesus did on the cross. Amen. Panahon na, no, para tayo pong lahat, ano po, ay i-share po natin yung ginawang kaligtasan ng Panginoong Jesus at ialay yung kanyang buhay dun sa cross ng Kalbaryo. Kailangan po natin maging concerned po yan, lalong-lalo na sa ating pong mga mahal sa buhay. Ang sabi nga po, at madalas yung marinig, kung kayo po'y papuntang langit, magsama naman po kayo. Yan po, madalas po natin marinigan sa Pastor Jude. Diba? Magsama ka naman. Sama mo naman yung pamilya mo. Magkaroon naman ang pamilya mo ng pakipag-ugnayan sa Diyos. The heart of Jesus Christ's mission and ministry is to establish the family of God through relationship with Him. That says in John chapter 1, verse 12. Ito ang sabi ron, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Amen. Bigyan ng karapatan. Tayo pong lahat na tumanggap kay Kristo Jesus ay meron po tayong karapatan na tawagin mga anak ng Diyos. So ang ibig sabihin, yung wala pong pakipag-ugnayan sa Diyos, hindi po anak ng Diyos yan. Hallelujah. Ewan ko kung anong anak yan. Pero ang sabi po na banal na kasulatan, tayo po yung binigyan ng karapatan, right, to become children of God. And you, out there, ikaw mismo, now is the time to have a relationship with the Lord Jesus Christ. Ngayon na. Now is the time of your salvation. Ito na ang araw ng iyong kaligtasan. Accept Jesus Christ's claims and commit to His provision. Hallelujah. Hallelujah. And in conclusion, Jesus has requested His mother to look to John, His disciple, His beloved disciple and friend, to be her son now. The Lord Jesus has completed His earthly ministry. His words to Mary, "Woman, behold your son," and to John, "Behold your mother." Purihin po ang Diyos. God bless you and your family. Ingat po kayong lahat. Mateo chapter 27 verse 45 to 46. Ito po ang nilalaman po. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani," na ang ibig sabihin po ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Naintindihan po ng ilan na ang kanyang sigaw na ito ay isang sigaw ng kalungkutan. Ngunit dapat nating tanggapin din ang itong katagang ito ng ating Panginoong Jesus ay isang tunay na sigaw ng pag-abandona. Ang katagang ito ay nagpapahayag ng lalim ng dinaranas ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung paghihirap ba niya doon sa krus ng Kalbaryo? Imagine, no? Na siya po ay nakaranas ng physical na sakit, no? Physically, mentally, spiritually, emotionally, no?
he is suffering. And this time, spiritually, talaga naranasan niya po yung pagkahiwalay niya sa Diyos Ama. Sa sandaling pong ito, si Jesus ay napalayo sa presensya ng Diyos Ama upang pasanin ang lahat ng ating kasalanan, ang lahat po ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Sa pag-aalay po ng kanyang buhay bilang pantubos sa ating kasalanan ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kailangan niyang pansamantalang mahiwalay sa kanyang Diyos Ama. Naranasan niya po na walang patid na pakikipag-ugnayan, okay, sa Diyos Ama. Mula pa noon, all throughout the eternity, and for this time, for the very first time, nadama ni Jesus ang buong bigat ng paghihiwalay niya sa Diyos na hinihingi ng ating, sa atin po yun galing eh, sa ating mga kasalanan. At sa unang pagkakataon, siya ay tunay na nag-iisa ng lubos. Inabayaan ng Diyos. Bakit? Because of our sin. Inako niya lahat yung kasalanan natin. Usang loob po na pinili ng Diyos Ama at Diyos Anak na isa katuparan itong plano po na ito. Yung bang pagtubos sa ating mga kasalanan. At sa panahong ding ito, nahihirapan po si Jesus at ang Diyos Ama. Ayaw po nila itong mangyari. Kaya lang, because of the love of God for each and every one of us, no? Sinakripisyo po ng Panginoon upang matamo lang natin ang kaligtasan natin laban sa kasalanan. Ang Ama ay maingat na inihiwalay ang kanyang sarili sa anak. Ngunit pansamantala lamang iyon, pero mahirap po iyon para sa kanila. Para po sa kay Jesus. Mahirap po iyon. Ito pong sigaw ni Jesus ay ito po ay meron pong matututunan po tayo dito, no. Pwede po itong makatulong para sa atin na maunawaan itong bagay na ito. Na siya ay iniwan sandali upang tayo ay mamuhay ng may katiyakan magpakailanman. Si Jesus na walang kasalanan ay umako ng ating mga pagkakasala upang makamit natin ang tunay na kaligtasan. Pinili ni Jesus na mahiwalay sa Ama upang tayo ay muling magkaisa sa Diyos. Makipagkaisa sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pinabayaan ng Diyos si Jesus upang tayo ay makakamit po natin yung kapatawaran na nanggagaling sa Panginoon. Walang makakapagpabago po itong sitwasyon na ito. Hindi ang iyong kalagayan, hindi ang iyong paghihirap, hindi ang iyong kasalanan. Tinubos po ng Panginoong Jesus lahat ng ito sa krus ng Kalbaryo. Ito ang mabuting balita na dapat po nating ipangaral maging sa ating sarili. Always remind ourselves, no? Kung tayo man ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, this is the good news of about Jesus. Si Jesus po ang siyang umako ng pag-iisa, kawalan ng pag-asa, matinding kalungkutan, hinagpis, no? Para tayo po ay magkaroon ng pag-asa. Inako niya po yung lahat for us to give us hope. Palagi po nating paalalahanan ng ating sarili kung tayo man ay nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon na hihirapan po tayo. Palagi po nating tandaan, palaging may pag-asa kay Jesus. Kung kayo man ay nahihirapan sa panahon ito, nais kong malaman nyo kapatid
na laging may pag-asa kay Jesus. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, tandaan na hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil ikaw ay kay Kristo. Maaring pakiramdam mo ay ikaw ay inabandonan, iniwanan, nakakaranas ka ng kalungkutan, ngunit ang hindi matitinag na katotohanan kailangan natin panindigan. Sa gitna ng pagdurusa natin, sa gitna ng kahirapan na ating nararanasan, na kay Jesus ang pag-asa natin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po for this reminder. You are our blessed hope. And kung minsan nakakalimutan po namin itong bagay na ito dahil sa matinding pagdurusa, matinding kalungkutan, o kaya naman dahil sa mga suffering na aming pinagdaraanan, mga challenges na aming pinagdaraanan, Panginoon, always remind us that you are our blessed hope. Lord, continue to manifest your presence within us and through us. And we are able to understand, Lord God, your principles. Lord, dalangin ko po, Panginoon, yakapin niyo po ang bawat isa na nagdurusa. Nawa makita po nila, Panginoon, sa kanilang buhay ang iyong presensya, Lord God. Padama mo sa amin, Panginoon, na may pag-asa na nagagaling sa iyo. Lord, continue to manifest within us and through us with the power of the Holy Spirit, Lord God. We glorify your name and remind us that you are our hope. Thank you, Lord. As we pray in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Isang pagbalang araw sa ating lahat. Sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang ikalimang wika na binanggit ng ating Panginoong Hesus noong siya ay nakapako doon sa krus. Ito ay ating matatagpuan sa aklat ni Juan chapter 19 verse 28. Jesus said, "I thirst." Noong ang Panginoong Hesus ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo mula 9 ng umaga hanggang 3 ng hapon, sa gitna ng matinding init ng sikat ng araw, alam ng Panginoon na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't sinabi niya ang salitang, "Nauuhaw ako." Doon ay mayroong isang mangkok na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha na inilagay sa isang sanga ng kahoy at idinikit sa labi ng Panginoon upang masipsip niya ito. Sa pangyayaring iyon, natupad ang hula na binanggit sa aklat ng mga awit chapter 69 verse 21. "Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom." Totoo kayang nauuhaw ang ating Panginoong Hesus? Saan kaya siya nauuhaw? Mayroon tayong pag-uusapan tungkol sa dalawang uri ng kauhawan. Una ay ang kauhawang pisikal. Normal sa tao ang makaramdam ng pagkauhaw, lalo na at siya ay nasa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang Panginoong Hesus ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo sa loob ng 6 oras sa gitna ng init ng araw. Sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 1, "Sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos." Binanggit din sa John chapter 1 verse 14 na naging tao ang salita at nanahan sa piling natin. Ang Panginoong Hesus, bagamat siya ay tunay na Diyos, ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay namuhay na kagaya ng isang normal na tao. Naranasan niya ang mapagod,
Naranasan niya ang mahirapan, naranasan niya ang masaktan, naranasan niya ang magutom at mauhaw. Lahat ng hirap, lahat ng pagsubok, at lahat ng kagipitan at kabigatan na naranasan ng isang normal na tao ay naranasan ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't lahat ng napapagod at nahihirapan ay alam ng Panginoon kung paano siya ay kanyang tutulungan. Kung nakakaranas ka ng hirap, nakakaranas ka ng pagod, at nakakaranas ka ng iba't ibang mga pagsubok, lahat ng mga pinagdadaanan mo bilang isang normal na tao ay naranasan din ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't kung lalapit tayo sa Kanya, alam niya kung papaan niya tayo tutulungan. Ang pangalawang uri ng pagkauhaw ay ang kauhawang espiritual or spiritual thirst. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw hindi lamang sa literal na tubig. Siya rin ay nauuhaw sa ating pagsamba. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw sa ating mga panalangin. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw sa ating mga paglilingkod. Ang Panginoon ay nauuhaw sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay nauuhaw sa ating paglapit sa Kanya. Ang Diyos ay nauuhaw sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang Diyos ay nauuhaw sa ating pagsamba sa Kanya. Kinauuhaw ng Panginoon ang ating pagtawag sa Kanya. Sinabi ng Panginoon sa Isaiah 65 verses 1 and 2, "Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang magpanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila." Nauuhaw ang Panginoon sa ating paglilingkod. Tayo na tinubos ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga kasalanan, dapat tayong mauhaw sa Kanya at hindi sa mga bagay dito sa sanlibutan. Tayong lahat ay dapat mauhaw sa Panginoon, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Binanggit ni David sa aklat ng mga awit, chapter 42, verse 1 and 2, "Kung papaanong ang batis ay hanap ng isang usa, gayon din naman ng Diyos ay hanap ng uhaw kong kaluluwa. Kailan kaya sa harap mo ay maaaring makasamba?" Bilang mga taong tinubos ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan tayo ay mauhaw sa Diyos. Hindi sa mga bagay na makasanlibutan, hindi sa mga bagay na material, kundi kinakailangan tayo ay mauhaw sa ating Panginoon at sa Kanyang dakilang presensya. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 7 verse 37 and 38, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Kinakailangan tayong lahat na nakaranas ng kapatawaran, ng kaligtasan, at ang buhay na walang hanggan ay magkaroon din ng pagkauhaw sa Diyos. Kung papaanong ang Diyos ay nauuhaw sa panalangin at pagsamba ng Kanyang mga anak, gayon din naman kinakailangan ng tao o kinakailangan tayo na mga anak ng Diyos ay mauhaw sa Kanya, sa Kanyang presensya, sa Kanyang mga salita. Ikaw na nanonood ngayon, saan ka ba nauuhaw? Kinakailangan mauhaw ka sa presensya ng Diyos. Kinakailangan mauhaw ka sa salita ng Diyos. Kinakailangan mauhaw ka sa pagdalos sa gawain ng Panginoon, sapagkat kapag kinauhawan mo ang Diyos, ikaw ay Kanyang pupunuin. Sinabi ng Bible, mapalad ang mga nauuhaw sapagkat sila
ay pupunuin ng Diyos. Matapos mong makatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, kinakailangan mong kauhawan ang presensya ng Diyos. Lagi kang manalangin at magbasa ng Bible. Kauhawan mo ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, kung ikaw ay nauuhaw sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. At kapag lumapit ka sa Kanya, ikaw ay pupunuin ng Kanyang presensya. Sinasabi ko sa inyong lahat ng mga nanonood sa sandaling ito, nauuhaw ang Panginoon sa inyong panalangin. Nauuhaw ang Panginoon sa inyong pagsamba. Nauuhaw ang Panginoon sa inyong paglilingkod. Dumulog tayo sa Kanya at hingin na tayo ay punuin ng Kanyang presensya. Sapagkat binanggit ng ating Panginoon na ang mga nauuhaw ay lumapit sa Kanya at mula sa puso ng nananalig sa Kanya ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ito ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos na Kanyang ipinagkakaloob sa mga lumalapit sa Kanya. Tayo ay dumulog sa Diyos at hilingin natin ang Kanyang Espiritu upang tayo ay mapuspos ng Kanyang kapangyarihan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pagtubos na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago upang bayaran ang aking mga kasalanan. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig at habag. Punuin mo ako, Panginoon, ng iyong presensya at ng iyong mga salita. Nais ko po na makilala ka bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Pumasok ka at maghari ka sa aking buhay simula ngayon. Nais ko po na patuloy akong mauhaw sa iyong mga salita at sa iyong presensya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ng Diyos at pagpalain tayo ng Panginoon. Naway simulan ngayon natin ang patuloy mong kauhawan ang presensya ng ating Diyos. Ngayon po mga kapatid, tungayan po natin ang ika-anim na wika ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y matatagpuan natin sa John chapter 19 verse 30. Ang sabi po dito, nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na, at inuyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang sabi ng ating Panginoon, naganap na. Sa salitang English, it is finished. No, sa Grego, tetelestai, no? Tetelestai. Alam niyo po, ang mensahe na ito ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no? Ay yung tetelestai, madalas daw po itong ginagamit ng mga mangangalakal, no? Na naghahanap buhay, parang ganoon. O nangangalakal. Kapag ka nabayaran na niya ang lahat ng kanyang mga pagkakautang, o natapos na, ang sasabihin ng mga ngalakal ay tetelestai, ibig sabihin na bayaran na niya ang lahat ng kanyang mga bayarin, lahat ng kanyang pagkakautang, sasabihin ng mga ngalakal, tetelestai. Ginagamit rin daw yung salitang tetelestai ng mga taong nakautang, no? Kapag nabayaran na ng taong nakautang yung lahat ng kanyang pagkakautang, sasabihin po nung pinag-utangan ay tetelestai, ibig sabihin nabayaran na nung taong umutang ang lahat ng kanyang mga pagkakautang. Ito rin daw tetelestai ay ginagamit ng mga pintor habang siya ay nagpipinta, no? Pag natapos niya yung obra maestra niya ay sasabihin ng pintor tetelestai, ibig sabihin natapos na ang pagguhit, no, ng larawan, parang ganon. Siya sasabihin ng pintor, natapos na ang pagguhit ng larawan. No, ito rin daw ay ginagamit ng mga saserdote kapag ka nagpunta ang mga tao noon sa templo at nagdala ng handog sa ating Panginoon, sinusuri po kasi nila yung daladalang handog. Tinitingnan po ng mga saserdote
kung ito pong hayop na dala-dala ay may kapintasan o wala. At kapag ka nakitang walang kapintasan ang dala-dalang handog na hayop sa harapan ng ating Panginoon, ay sasabihin ng saserdote, tetelestai, ibig sabihin walang kapintasan o nasumpungang walang kapintasan yung handog na hayop na dala-dala ng isang taong maghahandog sa ating Panginoon. Kaya sasabihin ng saserdote, tetelestai. Ito rin daw ay gamit-gamit ng mga nakikidigmang heneral. Kapag ka nanalo yung heneral at nagapi niya ang isang lugar na kung saan doon yung digmaan, no po. Ang gagawin po nung heneral, kukuha po yan ng puting kabayo at sasakay po siya doon. At habang pumaparada ang heneral na kumakaway sa mga taong nag-iintay sa kanya dahil siya ay nagtagumpay, na nasa unahan niya ang mga kawal, sumisigaw ang mga kawal, sumisigaw rin ang heneral ng tetelestai at nasa likod niya po yung mga bihag na nakuha niya doon sa kanilang digmaan. No po, sumisigaw yung heneral ng tetelestai, ibig sabihin ay tapos na ang digmaan at ito ay sigaw ng pagtatagumpay. Mga kapatid, sabi ko nga po, sigaw ito ng pagtatagumpay. Kaya ginagamit po ito ng mga heneral na nakidigma. Tetelestai, ibig sabihin tapos na ang digmaan. Mga kapatid, ito ay winika rin ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus. Tetelestai, naganap na, it is finished, sigaw ng pagtatagumpay. Marahil takang-taka si Satanas at ang kanyang mga kampon, bakit sigaw ng pagtatagumpay ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon samantalang tila nagapi nila ang ating Panginoon dahil naipako nila sa krus at mamamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tila talo ang Panginoon, pero nagulat marahil si Satanas at ang kanyang mga kampon, bakit tetelestai ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon na sabi ko nga po ito ay sigaw ng pagtatagumpay, no? Sigaw ng pagtatagumpay. Mga kapatid, tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon, alam na alam po natin kung ano talaga yung laman ng salita na ito ng ating Panginoon na naganap na, it is finished, tetelestai. Kasi tayo pong mga mananampalataya ay tumanggap ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, yan po ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Habang siya'y nakabayubay sa krus, lumabas sa kanyang bibig, tetelestai, ibig sabihin nun, bayad na po ang ating mga pagkakautang, ang ating mga pagkakasala, no? Binayaran na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na ang pagkakaalipin ng tao sa kamay ni Satanas. Kapag kinilala ng tao ang ating Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas, yung salitang tetelestai gagana dun sa taong tumanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon dahil binayaran na ng ating Panginoon ang pagkakasala ng bawat isa sa atin. Tetelestai, nagtagumpay ang ating Panginoon laban kay Satanas sa pangil o sa kamandag na daladala ng kasalanan. Nagtagumpay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus at sa pamamagitan ng dugo na dumaloy sa katawan ng ating Panginoon. Nabayaran na, mga kapatid, ang ating mga pagkaasala. Sigaw ng pagtatagumpay, hindi nagapi ni Satanas ang ating Panginoon, sa halip siya'y nagtagumpay. Nagtagumpay ang ating Panginoon sa laban sa kasalanan na ginawa na pinasya ng tao na makamit niya. Kaya pumasok ang kamatayan sa bawat isa sa atin, pumasok ang bunga ng kasalanan at na tayo'y naging bihag ng ating Panginoon, na tayo'y naging bihag ni Satanas sa pamamagitan ng kasalanan. Ngayon, dahil sa krus, dahil sa pagkapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, dahil sa dugo na dumaloy sa katawan ng ating Panginoon, nalinis na po ang ating mga pagkakasala. Kaya hindi pagkatalo ang sigaw ng Panginoon, kundi ito'y sigaw ng katagumpayan na ganap na.
It is finished. Wala nang dapat alalahanin ang mga taong tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Pinagtagumpayan na ng ating Panginoon ang bunga ng kasalanan, ang kamatayan. Mga kapatid, ang Panginoon na ang namatay. Ang Panginoon na ang nagbayad. Sigaw ito ng katagumpayan na nakamit ng ating Panginoon at ibinibigay niya sa sino mang tao na tatanggap sa kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Tapos na ang lahat, mga kapatid. Tinapos na ng ating Panginoon lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya't sino mang kikilala sa kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, makakamit niya ang buhay na walang hanggan sapagkat ang lahat ng bagay na ito tinapos na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, binayaran na ng ating Panginoon. Dati tayong mga alipin ni Satanas, ngayon pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa kamay ni Satanas at sa kamandag na daladala ng kasalanan na dulot dulot ng ating pagpapasya na gawin ang pagkakasalang ito. Kapatid, nang tanggapin natin si Kristo, tinapos ng lahat ng ating Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, ito ay wika ng pagtatagumpay. Akala ni Satanas, nagapi niya ang ating Panginoon. Ngunit ang totoo, nagtagumpay ang ating Panginoon nang siya ay napako sa krus. Dahil tumulo ang dugo ng ating Panginoon mula sa kanyang mga sugat. At ang maganda pa nito, mga kapatid, ang sabi doon, dahil sa kanyang mga latay, ang ating mga karamdamay nagsigaling. Mga kapatid, lahat ng benepisyo ng pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya para sa atin na nagkasala, para sa atin na tumalikod sa ating Panginoon. Ngunit dahil nagpasya, no, kapag tayo ay nagpasya, natanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ibinibigay ng Panginoon ang katagumpayang ito sa sino mang tao na tatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, pinagtagumpay na tayo rin ng ating Panginoon sa kamay ni Satanas. Ibinalik ng Panginoon yung otoridad na ninakaw ni Satanas sa pamamagitan ng kasalanan. Ibinalik muli ng ating Panginoon sa taong tatanggap sa kanya, sabi ko nga, yung authority. Kapatid, nagtagumpay na ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai, noon sabi ng Panginoon, tetelestai, natapos na. Natapos na lahat, wala na tayong dapat alalanin. Dahil lahat ng bagay o lahat ng bunga ng pagkakasala, tinapos na, binayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tetelestai, ito po ang ika-anim na wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo habang siya po ay nakabayubay. Mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you po mga kapatid. Bye-bye po. Puray ng Panginoon sa araw na ito, dakila, na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang mga katagang binabanggit ng Panginoon ay mahalagang bagay at habirin sa atin at pagpapalakas ng ating kalooban. Sa buhay na ito na marami tayong kinakaharap ng mga suliranin at problema. At ang mga pananalita ng Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Isa sa mga huling salita ng Panginoon ay ang salitang matatagpuan sa Luke 23 verse 46. Nang sabi niya po rito ay sumigaw ng malakas si Jesus, Ama ko, sa mga kamay mo ipinagtatagubinin ko ang aking espiritu at pagkasabi nito yung nalagot ng kanyang hininga. At ito pong talatang ito ay meron pong matatagpuan sa lumang tipan at gayon din ang nilalaman sa awit 31 verse 5. Pareho po ang nilalaman nito. Ang mga salitang ito po ay nangyayari at pinaintulutan ng Ama sa kadahilan tayo ay may mga naranasang hirap, kasakit sa buhay, kung bakit ito ang mga kataga ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng inspirasyon sa mga panahon na tayo ay nangihina at naranasan ng mga pait sa buhay upang ang mga karanasan ito ay magdudulot sa atin ng paglapit
at pagkakilala sa kakayanan at magagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat sa pang-araw-araw natin ng mga buhay, meron tayong nararanasan na hindi natin lubos minsan na maisip at maintindihan. Maunawaan lamang natin ito kapag ito ay pinahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salitang nagbibigay sa atin ng pag-asa at tayo magkakaroon ng buhay ng kalooban upang tayo ay magpatuloy sa buhay na ito. Kaya isa sa mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng paglapit upang lalo nating makilala ang Panginoon. Pangalawa, sabi niya, meron tayong kasiguraduhan sa kamay ng Panginoon kung bakit yung salitang ito ay binanggit niya na sa kamay niya, kamay ng Ama, ipinagkakatiwala niya yung kanyang sarili. So sa atin, may mga pagkakataon na tayo ay dumarating sa ganung mga sitwasyon sa buhay natin at gaano kalalim ang ating relasyon sa Diyos para sabihin natin na ang ating kalagayan ngayon at sitwasyon ay pwede nating ipagkatiwala sa Panginoon kung hindi natin kilala ang Panginoon. So sa panahong ito, pinaunawa sa atin ni Kristo na ang kanyang kalagayan bilang tao ay nakasalalay at mayroong security siya doon sa kamay ng ating Ama. Pangatlo, sabi niya, ang security po natin ay nasa Panginoon, hindi po sa mga bagay na o mayroon tayong tinatangkilik o kaya mayroon tayong mga bagay na labis nating inaasahan. Sa panahon na ito ay kailangan nating matutunan, malaman sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ang kanyang huling salita na ibinigit sa atin na ginamit ng Panginoon sa Kristo, ito po ay malaking parte at bahagi sa buhay natin na kung paano yung ating siguridad kasama ng ating mga hanap buhay, pamilya, mga tungkulin, mga responsibilidad sa opisina o saan pa mang larangan ng paghahanap buhay, ito po minsan nakakaranas tayo ng kawalan ng kasiguraduhan o sa pagbaba ng ekonomiya ng ating mga bansa. So mahalaga po matutunan natin ng ating kasiguraduhan, ng ating buong buhay, ng ating kinabukasan. Ito po ay sana may pagkaloob natin sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Maging ang ating pamilya, maging ang ating mga pangarap sa buhay, ay kailangan po natin itong ipagkaloob at ipagkatiwala sa Panginoon. Purihin ang Diyos at maraming salamat sa Kanya at sa huling Kanyang pananalita. Sana po ay mag-iwan sa atin ito ng aral at tibay ng loob at magagamit po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun lang po, maraming salamat and God bless you all. Yeah.
purihin ng Diyos matapos po nating madinig ang mensahe patungkol sa huling pitong wika ng Panginoong Jesucristo sa ating pong mga pastor, ating pong bigyan ng konklusyon ang gawain ito sa araw na ito. Purihin ng Panginoon, let me share with you some important message worth remembering as we ponder on the death of Jesus Christ on the cross of Calvary. Naranasan mo na ba ang magkautang at sinikap mo itong mabayaran, mga kapatid? At worst ay you come to a point that you can no longer pay your debt. You can no longer pay it back. The reality of life tells you is that all of us ay meron pong pagkakautang to someone. Hindi man lagi tayo may utang na pera o financial debt, but probably meron tayong na-offend, meron tayong nagawang pananakit, may nasaktan tayo o may nagawa tayong pagkakamali sa ating kapwa. At higit sa lahat, meron tayong mas malaking pinagkakautangan, pagkakamaling nagawa. The Bible says that we owe the biggest debt to our God. We owe a debt because we broke God's law. Kasi sumuway tayo sa kalooban at katwiran niya. Ang sabi nga ng Bible, lahat tayo nagkasala at walang sino man sa atin nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakasulat sa listahan ang ating mga utang at lahat ng ating mga nagawang kasalanan at pagsuway sa utos ng Diyos. Ganito ang kalagay natin dahil sa kasalanan na ating nagawa. Ito'y ating pagbabayaran. Ang sabi ng Romans 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit may magandang balita. There's good news. Ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 14. Allow me to read this verse. Ang sabi ron, pinawalang bisa ng Diyos ang lahat ng naisulat at naalituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Yun po ang sabi po ng aklat ng Colossians 2:14. Sabi ron, pinawalang bisa. Wow! Hallelujah! Can you imagine? Hindi nyo ba maisip kung biglang tumawag sa iyo ang lahat ng pinagkakautangan mo at magsabing binura na nila ng lubos ang iyong pagkakautang, wala ka ng utang, ni-write off na nila ang lahat ng iyong pagkakautang, ano po ang iyong magiging damdamin? I think, indeed, you will rejoice. Magagala ka, matutuwa ka sapagkat pinawalang bisa na ang iyong pag-utang. That is exactly what Jesus did on the cross. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karya ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yung pong malinaw na sinasabi po ng aklat ng Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Someone paid the price. What will be your response to it? Ano po yung magiging tugon natin dito? Anong dating nito para sa iyo, kapatid? Are you going to rejoice and be grateful about it? Ikaw ba ay matutuwa at magpapasalamat patungkol sa ginawa na ito ng Panginoon sa atin? Hallelujah. Binayaran na ni Jesus ang utang ng bawat isa sa atin. Hindi na natin kailangan pang bayaran ito. Bayad na tayo. Hallelujah. Fully paid. Praise God. Sabi sa Hebrew chapter 10 verse 18, ang sabi po roon ay, sapagkat pinatawad na ang ating mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Saan? Bakit? Kasi Jesus paid it all. There's nothing more you need to do but to be grateful, thank, and accept the reality that Jesus saved us. Hallelujah. Jesus paid the cost. Hallelujah. Praise God. Sa araw na ito, dapat natin gunugunita ang dakilang pagliligtas sa atin ng Diyos. Amen po ba? Inaalala po pa ba ang kahalagahan nito o baka ninakaw na ng mundo ang ating pong kaisipan patungkol sa pag-alala sa mga bagay na ito? Naging abala tayo sa mga bagay nandito, mga alalahanin na dala nitong mundo, nakuha nito ang ating atensyon. Salip na takot, mga kapatid, pangamba, pagkabalisa, kawalan ng pag-asa, ang bumalot sa ating isip at kalooban, ang dapat ay magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah. Magalak at magbulay-bulay, pagbulay-bulayan natin ng lubos ang sakripisyo at pagliligtas na ginawa sa atin ni Jesus. Meron pong dakilang rason o dahilan para tayo magalak at matuwa sa araw na ito dahil kay Kristo. Let's focus on Christ and what He did on the cross. Hallelujah. And there's a reason for us to rejoice. Ang seven last word na ating pong nadinig kanina sa ating pong mga pastor ay mensahe ng Panginoon sa atin. The greatest message that God gave us
through His Son Jesus Christ dying on the cross, ating pong balikan at ating pong bigyan ng pansin ng isang maikling pagkakataon ang dalang mensahe nito as I summarize. Una, sabi ng Panginoon, Father, forgive them for they know not what they're doing. Ito yung message po ng forgiveness po yun. Message ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Pangalawa, I tell you the truth. Sabi niya, today you will be with me in paradise. Message of assurance ng kaligtasan. There is an assurance of salvation in Christ. May kateguruhan ang kaligtasan kay Kristo. Hallelujah. Sabi po sa pangatlo, dear woman, here is your son. Son, here is your mother. Message of love and care of relationship. Hallelujah. Pangapat, ang sabi ng Panginoon, Eloi, Eloi, labak sa batani, na ang ibig sabihin, my God, why hast thou forsaken me? Ito po yung mensahe ng substitution. Christ being the perfect substitute to pay the cost of all our sins. Hallelujah. Panglima, sabi ng Panginoon, I am thirsty, ako'y nauuhaw. Message of Christ's humanity, truly God Himself, humbly became man for our sake. And then, sabi niya sa pang-anim, it is finished. Hallelujah. Finished. Sabi, tapos na. Naganap po na. Mensahe ng mission accomplished. Mission, mensahe ng victory o pananagumpay. Hallelujah. There is victory in Christ when He died on the cross for our sin. Hallelujah. At pangpito, sabi ng Panginoon, Father, into your hand, I commit my spirit. Sabi niya doon, message of trust. Hallelujah. That's the message of seven last words of Jesus. He is the center of it all. God's good news for us all to accept. Magbuting balita na dapat mo nating tanggapin sa buhay natin ito. Ikaw kaibigan, naisip mo na ba ang iyong relasyon sa Panginoon? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? Kilala mo ba at tinanggap ang kanyang sakripisyong ginawa para sa iyong kaligtasan? Ano ang iyong sagot? Tinanggap mo ba ang pagpapatawad niya sa iyong mga kasalanan? Dinamam mo ba ang kanyang dakilang pagmamahal sa iyong buhay? Ngayon, kung hindi pa, huwag mong sayangin ang pagkakataon, kapitid, kaibigan. Manalangin ka ng taimtim. Hingin mo ng tawad ang lahat ng iyong nagawang kasalanan at tanggapin mo ng buong puso si Jesus at ang kanyang ginawang pagliligtas sa iyong buhay. Gawin mong kaibigan ang bagay nito. Baka kung ipagpaliban mo pa, ay maging huli na ang lahat. Mayroon nga nagsabi na, life is short, death is inevitable, Jesus is coming sure. He is coming soon, very sure. Hindi po ako nananakot, realidad lang ang ito. Time is running out. Kung yan ang iyong layunin sa buhay, sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita sa Colossians, sa unang, ikalawang Korinto, I mean, chapter 6 verse 2, sapagkat sinabi niya, sa ukulang panahon, pinakikinggan kita, sabi ng Panginoon. Sa unang pagliligtas, sinakuluhan kita. Ngayon na ang panahon, nararapat. Ito ang araw ng pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, this is the day that the Lord has made for us to be saved. If it, that is in your heart, kapatid, sa isang sandali, tayo po yumuko. Kung nais mong tanggapin si Kristo sa iyong buhay, tanggapin mo siya sa panalangin ito. Gawin mo itong personal mong prayer, tutulungan lang kitang manalangin. Kung yan ang layunin mo, sumunod ka sa panalangin ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo sa pagkakataong ito. Inaamin ko na ako isang makasalanan, hindi ko kaya ligtas ang buhay ko. Humihingi po ako ng tawad o Diyos sa lahat ng aking pagkakamali na gawa. Patawarin mo po ako, Panginoong Jesus. Ako po ay naniniklod, lumalapit po sa iyo at aking po binubuksan na aking kalooban upang tanggapin ka sa aking buhay bilang Diyos at aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, naniniwala po ako ng buong puso, nananalig na ikay namatay alang-alang sa akin at ikay muling nabuhay upang ako'y magkaroon ng buhay at pag-asa sa aking hinaharap. Salamat po, Panginoon. Panginoon, pumasok ka sa puso kong ito, tinatanggap kita bilang Diyos at aking tagapagligtas. Ito po ang aking taimtim na panalangin ng pagtanggap sa iyo. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen, amen, amen. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa mga tumanggap po at nanalangin ng pagtanggap. Biyaya po ng Panginoon. Kayo po yung mapabilang sa pamilya ng Diyos. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Kapatid, hallelujah. Purihin mo ang Diyos. At kung ikaw naman ay tumanggap na sa Panginoon, doon naman sa mga tumanggap na imin. At kumilala sa Panginoon, nagtagumpay ka sa ginawa ni Kristo para sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Magala ka. There's million reasons for us to rejoice. Kung ikaw'y nakaranas na ng pagliligtas ng Panginoon. Pero, but you have responsibility to share Jesus to others. Kung alam mong sa heaven ka pupunta, magsama ka naman ng iba. Purihin ang Diyos. Praise God. Lord, tayo pong lahat ay dumako sa huling sandali ng panalangin at ating pong wakasan
ang gawain ito ng Panginoong panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, thank you for saving our souls and for giving us your great salvation. So rich and free. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Diyos. Salamat sa kaligtasan. Lubos ang sakripisyo at pagliligtas na ginawa mo sa amin, O Lord, para sa aming lahat, O Diyos, doon sa krus ng Kalbaryo. Tunay po na ito'y aming inaalala, aming pong ginugunita at aming pong pinapahalagaan, Lord Jesus. There's a great reason for us to rejoice and be glad today, Panginoon, because you set us free and gave us victory over sin. Salamat, Lord, sa sakripisyo mong ginawa doon sa krus, alang-alang sa amin, Panginoon. Lord, help us to share your loving kindness to others. Freely we receive it from you, and Lord, freely we will give it to others, O Lord. By your grace, love, and mercy. Samahan mo kami. May your spirit guide us in doing it. May your precious name be glorified, O God, as we do our missions of sharing your wonderful word of salvation to people. Salamat po. Salamat po sa nakalipas pong sandali, Lord God, na pagbabahagi po ng yung pong mensahe patungkol sa huling pitong wika na yung pong binanggit doon sa krus ng Kalbaryo. Pitong huling wika ng punong-punong ng pag-ibig, pag-asa, pagpapatawad at kaligtasan at katiyakan ng buhay. Salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat po. Pagpalain po ang bawat isa sa amin at tanggapin po namin ang lahat ang basbas ng Diyos Ama, biyaya ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-ipisan kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo sumaming lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. What have we done to deserve His love? What can we do to repay? Why did He die for our world condemned? Why did He let sinners stay? Haven't you heard why He gave up His life? Why He humbled Himself? Why He paid the price? God's beautiful grace is a gift that is free, and in His grace we stand. Justified fully, sharing His peace. God's gift of grace has set us free. God's gift of grace has set us free. Let sin no longer rule in your life. Throw off the chains that surround you. We are set free by God's let His love grow up around you. Dead to our sin, we're alive now in Christ. We can begin to be His light. Our gift of grace is a gift that is free, and in His grace we stand. Justified fully, we share in His peace. God's gift of grace has set us free. God's gift of grace has set us free. Not under law do we live anymore. Christ love has set us free. Free to obey and to live like we His victory. Victory. God's gift of grace has set us free. God's gift of grace has set us free.